Yup, guys, dito na naman ako para sa inyo magbibigay ng mga kwentong kakaiba at kwentong kaalaman na siguradong may matututunan kayo at magustuhan nyo ito. Sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Salamat! At huwag din kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment para mas maging masaya ako sa ginawa nyo. Alam nyo ba ang 20 na pinakamanaso sa mundo? Halika, manood at makinig. Let's start! 20 sa ating listahan. Number 20, Saint Bernard. Ang Saint Bernard ay isang lahi na nagtatrabaho na aso mula sa Western Alps sa Italy at New Zealand. Orihinal na sila ay pinangangalagaan para sa layunin ng pagligtas sa Hospice of the Great Saint Bernard paas hanggang sa Italian-Swiss border. Ang presyo nito ay umaabot sa $1,500. 19 sa ating listahan. Number 19, Lakeland Terrier. Ang Lakeland Terrier ay kinuha ang pangalan nito mula sa lugar ng pinagmulan, ang Lake District sa England. Ang aso na ito ay may katamtaman na laki at may timbang na halos 7 hanggang 8 kilogramo. Karamihan sa mga hypoallergenic na nangangahulugang hindi ito nalalagasan ng buhok katulad ng iba pang mga breed na aso, at ang presyo nito ay umaabot sa $2,000. 18 sa ating listahan. Number 18, Irish Wolfhound. Ito ay higit na matangkad at kakaibang tignan. Ang Irish Wolfhound ay isang makasaysayang sakaround mula sa Ireland. Isang bantay aso at lalong mahusay sa pangangaso at proteksyon laban sa mga lobo. Tumataas ito hanggang 30 hanggang 32 ang taas, at ang bigat naman nito ay umaabot sa 150 na bigat, at ang presyo nito ay umaabot sa $3,000. 17 sa ating listahan. Number 17, Black Russian Terrier. Ang Black Russian Terrier ay orihinal na sila ay pinangalan sa USSR sa Red Star Karstanya Zesda Kerner sa huling bahagi ng 1940s at unang bahagi ng 1950 para gamitin bilang isang asong militar. Bihira silang makipagkaibigan at medyo maitsura. Kung naghahanap ka upang palayasin ang mga kaaway mo, pwede mo itong gamitin para bantayan ka, at nabibili mo ito sa halagang $3,500. 16 sa ating listahan. Number 16, Bedlington Terrier. Ipinangalan bago ang bayan ng Bedlington sa Northeast England. Ito'y maliit lamang sa orihinal. Ang mga Bedlington na breed ay hinuhuli ng mga vermin. Gayunpaman, mula noon ay ginagamit ito sa karera ng aso at pinagkakitaan sa sport para sa mga aso. Pwedeng pwede rin sila lalo na sa mga bata, at kung bibili ka nito ay nagkakahalaga ng $4,000. 15 sa ating listahan. Number 15, English Bulldog. Kilala rin bilang British Bulldog o English Bulldog ang medium size na bird na ito. Ito ay 15 pinakamahal na aso sa mundo. Ayon sa American Kennel Club, ang Bulldog ay 4 na pinakatanyag na purong lahi sa US noong 2016, at ang presyo nito ay umaabot sa $4,300 lamang. 14 sa ating listahan. Number 14, Portuguese Water Dog. Ang Portuguese Water Dog na ito ay masipag lalo na magtrabaho, tulad ng mga uri ng American Kennel Club na kilala bilang Portuguese Water Dog. Nagmula sa Algarve, Portugal, at pinakasikat na aso ng Pangulo na si Barack Obama sa Estados Unidos na ang pangalan na si Bee. Ang aso ng lalaking Portuguese ay may timbang na 90 to 27 kilogramo at may taas na 50 to 57 centimeter, habang isang babae ay nasa bandang 43 to 52 ang taas at 16 to 23 ang bigat. Karaniwan silang nabubuhay sa loob ng 10 hanggang 14 na taon, at ito ay nagkakahalaga ng $5,000. 13 sa ating listahan. Number 13,
Saluki. Ang Saluki ay pinuno ng mga tribong nomadic tribes na tumatakbo sa mga laro para sa mga hayop. Pangunahing ginagamit nito ang paningin kaysa sa pang-amoy nito para mahuli ang biktima. Karaniwang nabubuhay ito ng 12 hanggang 14 na taon. Ang Saluki ay may napakatangkad na mga binti at ang timbang nito ay halos 40 to 60 pound at ang taas nito ay 25 to 28 centimeter. At ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 5,500 US dolyar. Ika-12 sa ating listahan, number 12, French Bulldog. Ang French Bulldog ay isang resulta ng mula sa English na Bulldogs na na-import sa England at Parisian Rotters. Nagmula noong 1800s at mahirap silang mag-breed dahil ang kanilang makitid na hita ay nakakagawa lamang sila ng 2-3 tuta bawat panganak nito at mabibili ito sa napakamahal na 6,000 US dolyar. Ika-11 sa ating listahan, number 11, Akita. Ang Akita ay nagmula sa mga bulubundukin ng Rio ng Hilagang Japan. Gayunpaman, mayroong 2 uri ng Akita, ang Japanese Akita at ang American Akita. Karaniwan silang madaling matukoy dahil sa pagkakaiba ng mga kulay nito. Ang babaeng Akita ay mayroong timbang na 34 to 50 kilogramo at ang lalaking Akita naman ay tumitimbang ng 45 to 59 kilogramo at ang taas ng lalaki ay 26 to 28 at ang babae naman ay 24 to 26 ang taas at ang halaga nito ay umaabot sa 6,500 US dolyar. Ika-10 sa ating listahan, number 10, Afghan Hound. Ang Afghan Hound ay dumadami at sila ay napakagandang lahi ng uri ng aso at matatagpuan sa kabundukan ng Afghanistan. Ang mga ito ay 64 to 69 ang taas at ang karaniwang tumitimbang ng 23 hanggang 27 kilogramo. Napakagandang uri ng aso lalo ng malambot nitong balahibo at may kulay na fawn, gold or cream na may itim sa muka at lalo itong maganda kung ang kulay nito ay purong itim. Kaya ang presyo nito ay umaabot na napakamahal sa nagkakahalaga ng 7,000 US dolyar. Ika-9 sa ating listahan, number 9, Farah Hound. Ang Farah Hound ay tumitimbang ng 45 to 55 pounds depende sa kasarian ng aso. Ang lalaki tumataas hanggang 23 to 25 centimeter habang ang mga babae ay 21 to 24 centimeter. Ang mga ito ay matapat at napakabuti at sila ay nagkakahalaga ng 7,500 US dolyar. Ika-8 sa ating listahan, number 8, Dugo Argentino. Ang Dugo Argentino ay ginagamit sa pangangaso, isa sa mga pinakamahal na aso na makikita natin sa ngayon. Ito ay unang dumami ang lahi noong 1928 mula sa Cordoba Fighting Dog, kasama ang iba pang mga breed tulad ng mga Great Dane. Ito ay napakabait na aso na pwede sa lahat, pero kailangan mo itong bigyan ng regular na ehersisyo at ito ay mabibili mo sa halagang 8,000 US dolyar. Ika-7 sa ating listahan, number 7, Canadian Eskimo Dog. Ang Canadian Eskimo Dog ay isa sa pinakamatanda at pinakamasipag magtrabaho mula sa Arctic at dinala mula sa Siberia sa hilagang Amerika ng mga taong Tlu. Higit sa 1,000 taon na ang nakakalipas. Ang kanilang uri ay nagsimulang kumaunti pagkatapos ng 1960 dahil sa pagtaas ng katanyagan ng mga snowbiles at ang pagkalat ng nakakahawang canine diseases. Ang lahi ng Canadian Eskimo Dog ay meron na lang sa mababa na 300 purebred dogs sa mundo, kaya ang presyo nito ay umaabot sa 8,750 US dolyar. Ika-6 sa ating listahan, number 6, Rottweiler. Ang Rottweiler ay isang domestic dog na katamtaman ng laki. Ang lahi nila ay nagtatrabaho sa Germany.
Kilala sila bilang Rottweiler Merger Hand na nangangahulugang ang mga aso na mga Rottweil Butchers ay ginagamit sa paghila ng mga cart na puno ng butchered meat sa merkado at livestock. Ang haba ng buhay ng mga ito ay humahaba sa 8-10 taon at ang bigat ay 50 to 60 kilogramo at ang taas ay 24 to 27 centimeter. Ang Rottweiler ay kabilang sa isang agresibong uri ng aso. Gayunpaman, ang Rottweiler ay isang mahusay na alagang hayop ng pamilya dahil sa katapatan nito at ang halaga nito ay nagkakahalaga ng 9,000 US dolyar. Ikalima sa ating listahan, number 5, Azawak. Ang Azawak ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang payat na pangangatawan at nakakamanghang mga almond eyes. Ang Azawak ay isa sa mga prices breed at ito ay nabubuhay sa humigit kumulang 10 hanggang 12 taon. At ang timbang nito ay halos 15 to 25 kilogramo at ang taas ay 25 to 29 centimeter. Ito ay kabilang sa mga bibihirang lahi ng uri ng aso sa mundo at pagmamay-ari ng US at Canada. At ang halaga nito ay 9,500 US dolyar. Ikaapat sa ating listahan, number 4, Tibetan Mastiff. Ang uri ng higanting aso na ito ay nagmula sa Tibet at kabilang sa pamilya ng Mastiff. Ang orihinal na layunin nito ay protektahan ang mga tupa mula sa mga mandaragit tulad ng mga lobo, leopards at oso. Ang laki lamang nito ay sapat na upang takutin kahit na ang pinakamalaking mga mandaragit. Ang taas nito ay umaabot sa 33 cm. Ang orihinal na Tibet Mastiff ay karaniwang tumitimbang ng 55 to 90 kilogramo. Ang aso na ito ay tagapag-alaga at tagapagligtas. Kailangan mo itong bigyan ng pagmamahal upang manatiling aktibo. At ang presyo nito ay umaabot sa 10,000 US dolyar. Ikatlo sa ating listahan, number 3, Chow Chow. Ang Chow Chow ay isa sa mga pinakalumang breed ng aso sa China. Kahawig nila ang leon at tulad ng isang teddy bear. Sa kabila ng kanilang mapanganib na reputasyon, sikat sila sa kanilang katapatan sa kanilang mga amo. Kinakailangan nila ang isang mahusay at pisikal na ehersisyo at kaya nilang tumagal sa paglalakad na hindi agad napapagod. Ang pagkain nito at gamot ay talagang napakamahal at magastos kaya dapat maging handa ka. At ito ay nagkakahalaga ng 11,000 US dolyar. Ikadalawa sa ating listahan, number 2, Low Chen. Ang Low Chen ay isa sa mga pinakamalit na breed na aso, ang klase ng American Kennel Club. Bilang isang aso ay hindi pang sport at madalas itong itinuturing na toy dog ng mga registries. Noong 1973 ay meron lamang na 65 na kilalang mga aso ang naiwan at ngayon ay meron na lamang na 300 na bagong mga aso na nakaregister sa buong mundo. Madalas silang tinatawag na bilang litter lions at napakabibihira lamang. At ang presyo nito ay umaabot sa 12,000 US dolyar. Dito na tayo sa una sa ating listahan. Number 1, Samoyed. Ang pinakamahal na aso sa buong mundo, ang Samoyed. Madali itong makilala sa pamamagitan ng maganda, makapal at maputing balahibo nito. Orihinal ito sa isang malaking hirling dog sa Siberia at nabubuhay sa pagitan ng 12-13 taon. Ang lalaki ay maaaring tumimbang ng 45 to 65 pounds at ang babae naman ay tumitimbang ng 35 to 50 pounds. Ang asong ito ay sobrang talino at masigla. Ang Samoyed ay talagang napakabihira lang sa buong mundo. Kaya ito ang pinakamahal na aso sa buong mundo at nagkakahalaga ng pinakamahal na 14,000 US dolyar. Ang mga nasa listahan ay para lang sa mga mayayaman. Sa atin meron namang mga asong askal, pwede na sa atin yun, di ba? Paano ba yan? Hanggang dito na lang tayo. Sana meron kayo napulot na konting aral sa video na to. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Maraming salamat. Paalam.